Kamusta sa inyong lahat? Wilfredo nga po pala ng Western Visayas. Ako po ay isang piloto. Piloto ng Niyog. In short, isang mananggete kung sa lugar pa namin. Kung baga, tagakuha ng tuba at suka sa mga Niyog. Ang trabaho ko po araw-araw ay umakyat sa mga Niyog para kolektahin ang tuba. At nang may maibenta para pambili ng pangangailangan at makatulong sa kaisa-isa kong anak na maswerte namang naging isa ng guru ngayon. Kahit noon ay isa itong working student para pag-aralin ng kanyang sarili. Bagay na sobrang kinabiliban ko po sa kanya. Dahil kung ako lang, baka hindi ko po kinayang siya ipag-aralin. Pero gumawa siya ng paraan para tuparin ang kanyang pangarap. Na pangarap ko rin sa aking sarili noon nung kabataan ko pa. Kaso nga lang hanggang high school lang ang inabot ko. May angkin din naman po akong talino, Sir Dan. Alam kong sa akin nagmana ang anak ko pero hindi tulad niya. Wala akong ginawa para maabot ang mga pangarap ko noon. Ang asawa ko naman ay maagang nawala, kung sa amin pa ay nalunod sa sabaw. Kung baga, naghanap ng ibang lalaki at iniwan kami ng kanyang anak. Gayon pa man ay wala na po akong sama ng loob sa kanya. Matagal ko na itong napatawad. Ganon din ang anak ko. Pero hindi maitatangging nagkandaletse-letse ang buhay namin noon. Dahil talagang dinamdam ko rin ang pag-iwang ginawa niya sa amin at ng anak namin. Nung maliit pa po ang aking anak, naranasan ko rin magbiyahe ng pedicab. Iniiwan ko lang ang anak ko sa kanyang tita. Pero madalas ay umiiyak ito dahil gusto niyang sumama sa akin. Doon ako nakapag-isip-isip na baka hindi naman masama kung gustuhin kong magkaroon ng bagong katuwang sa buhay. May mag-aalaga sa anak ko at may makakasama din kami sa bahay. Malungkot din kasi na kaming dalawa lang, lalo at lagi din akong abala sa pagpapadyak araw-araw. Sa kinakainan ko pong karinderya, nakilala ko ang isang magandang babae, si Mildred. Sa araw-araw na doon ako kumakain ng tanghalian, napalapit na ang loob namin sa isa't isa. Lagi kaming nagkukwentuhan at naging malapit kaming magkaibigan. Alam niya ang tungkol sa nakaraan ko at maging ang anak ko ay nakilala rin niya. Tuwang-tuwa ang anak ko noon sa kanya. Nag-alangan pa rin ako noon na manligaw kasi nga may mapait akong nakaraan. Ayokong maranasan ulit namin ang anak ko noon na lokohin at maiwan. Tuwing linggo noon, Sir Dan, syempre nagpapahinga din ako. Bumibisita si Mildred noon sa bahay namin. Nagdadala ito lagi ng puto at ng kung ano-ano pang mga kakanin. Nararamdaman ko na noon, Sir Dan, na parang gusto niya rin ako. Syempre, hindi naman po tayo manhid, di ba? Mararamdaman at mararamdaman mo rin talaga kasi. Hanggang sa isang linggo na pumunta siya doon sa bahay. Naginuman kaming dalawa, Sir Dan. Siyempre, nalasing ako noon. Doon na po ako hindi nakapagpigil. Tulog na ang anak ko noon. Bigla na lang akong hinalikan ni Mildred. Siya kanya hinawakan ang kamay ko at dahan-dahan niyang idinampi sa kanyang malulusog na mga dibdib. Aaminin kong maganda po talaga ang hubog ng katawan ni Mildred. Kaya sa impluwensya na rin ng alak, ay naginit po ang katawan ko noon. Lalo at matagal-tagal na rin akong hindi nakaramdam ng ganon. Inihiga niya po ako sa mahabang upuan. At para siyang mabangis na hayop, na pinunit lang niya ang damit ko. Hinalikan niya ako ng hinalikan. Hanggang sa parang kusa na lang gumalaw ang mga katawan namin. Alam niyo na siguro kung ano ang sumunod na mga nangyari.
Bukod sa gusto ko siya, ay talagang naakit din po ako sa kanya. Kaya nagsama na po kami noon, Sir Dan. Dito na po nagsimula ang dahilan kung bakit sa tulad mong may horror channel ko ipinadala ang kwento ko pong ito. Nung nagsasama na po kami, maalaga siya sa anak ko, masikaso at wala akong masabi. Ngunit isang gabi, nagising ako dahil ginising ako ng anak ko. 7 taong gulang pa lang po ang anak ko noon. Pagdilat ko, ay agad akong itinuro ng bata sa may bintana. Nagtataka po ako noon dahil bukas na ang bintana. At ang agad na sabi ng bata, tumalon daw doon ang mama niya. Mama na kasi ang tawag niya kay Mildred. May sariling kwarto ang anak ko pero minsan ay bumabangon ito at lumilipat sa kwarto namin. Ang sabi ng bata ay nakita raw niyang tumalon doon si Mildred. Nasa may pinto daw kasi siya at papasok na sana nang matigilan siya dahil sa kanyang nakita. Dahil nga naalimpungatan pa ako, sa punto pa lang na iyon ko napagtanto, nawala na pala sa tabi ko ang kinakasama ko. Takot noon ang anak ko. Nanginginig pa ang kamay nito habang itinuturo ang bintana. Gulong-gulo man ako ay niyakap ko pa siya noon at pilit ko siyang pinapakalma. Nung medyo kumalma na ang bata, inilarawan pa niya sa akin ang nakita niyang itsura ng kanyang mama Mildred. Ang una niyang nasabi ay bangkil, kung sa Tagalog pa ay pangil. Meron daw ganon si Mildred. Dahil kitang-kita raw ng bata habang nagtatago siya sa likod ng kurtina. Sa pintuan kasi ng kwarto ay kurtina lang po ang takip. May gasera lagi o kandila sa kwarto namin. Wala pa kasing kuryente noon sa lugar namin, Sir Dan. Ang sabi pa ng bata, umuungol daw itong parang isang mabangis na hayop. Iyak nang iyak po ang anak ko noon, Sir Dan, habang ako naman ay kinikilabutan na sa kanyang mga sinasabi. Lalo at wala nga talaga doon si Mildred. Ang pinagtataka ko po noon, kung bakit hindi man lang ako nagising. Pero dito na po papasok ang tinatawag namin sa lugar namin na dungan. Naunahan niya ako ng dungan, kaya kahit anong ingay pa ay hindi ako nagising. Umaga na po talaga ako magigising noon kung hindi ako ginising ng anak ko. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano ang dungan, madalas na rin po itong mabanggit sa kwento dito. Ayon sa ibang kwento ni Sir Dan na may pamagat na dungan, ito ay parang inner soul ng isang tao, kung saan habang tumatanda ay mas lalo itong lumalakas. At maaari din po itong ipabatak sa mga albularyo, kung bakit ay para siyempre palakasin, para hindi ka basta-bastang makukontrol o mauunahan ng mga aswang. Tulog lang talaga ako at walang kaalam-alam noon, kaya naunahan ako ng dungan ni Mildred. Tumayo ako at tinignan ko ang bintana. Sa baba noon ay nakadapa na ang mga talahib. Yung tipong parang may dumaan nga doon. Tinawag ko ng tinawag si Mildred. Nilibot ko na yung bahay, pati yung nasa labas, pero wala talaga ito. Ang ginawa ko noon ay pinatulog ko na lang yung bata sa kwarto. At hinintay ko ang pagbabalik ng kinakasama ko. Gusto ko siyang hanapin pero hindi ko naman pwedeng iwan ang aking anak. Hawak-hawak ko na ang itak noon, Sir Dan, habang nakatingin lang sa labas sa bukas na bintana. Pilit kong kinukumbinsi na mali ako sa aking iniisip. Na baka imahinasyon lamang yun ng anak ko. At may mahalagang dahilan kung bakit umalis si Mildred. Nakatingin lang po ako noon sa anak ko, Sir Dan. Nangangamba na baka mangyari ulit sa amin ang kinakatakutan ko. Na mawalan ulit ng ina
ang aking anak. Ngunit nung lumalim na ang gabi at nakakarinig ako ng alolong ng aso sa malayo, naisip ko ng manigurado. Sinigurado ko lahat ng pinto at bintana. Tinalian ko pa ng alambre ang bintana para siguradong walang makakapasok. Kahit pa si Mildred. Bandang alauna ng madaling araw, nang may narinig akong parang naglalakad sa labas. Alam kong si Mildred na yon, Sir Dan. Pasunod po noon ay narinig kong parang may naghuhugas doon sa may likod ng bahay namin. May malaking drum kasi doon ng tubig na ginagawa naming imbakan. Sinilip ko po yun ng bahagya dahil yung sa may lababo namin, Sir Dan, ay kawayan lamang po ang dingding. Nakita ko po ang kinakasama ko doon na hinuhugasan nito ang kanyang katawan. Alam ko yon dahil maliwanag po ang buwan ng gabing ito. Dali-dali itong nagsuot ng damit na para bang sa kanyang pagdating doon ay wala pa siyang saplot. Siguro ay iniwan niya muna sa kung saan ang kanyang damit at nagpalit ito ng anyo. Talagang kinikilabutan na po ako noon, Sir Dan. Kaya bumalik din ako agad sa kwarto noon at kinuha ko ang itak. Ngunit sa puntong yon ay muli kong narinig na naglalakad na siya papalapit doon sa may labas ng kwarto. Siguro ay ilang beses na niyang ginawa ito. Pero wala akong kaalam-alam. Dahil sa kung anong dahilan, wala akong naririnig o nararamdaman. Dahil siguro may kung anong ginagawa si Mildred sa akin bago ito lumabas ng bahay, kaya parang hindi ako nagigising agad. Baka pambulag o kung ano mang hindi ko alam. Nung una ay sinusubukan itong buksan ang bintana. Tapos lumipat naman ito sa pinto sa may kusina. Pero nang sigurong mapagtanto niyang wala siyang mapapasukan, bigla na lamang itong kumatok sa pinto at tinatawag niya ang pangalan ng aking anak habang ako naman po ay litong-lito at nakatayo lamang doon. Nagtaka po ako noon dahil bakit hindi na lang ako ang kanyang tawagin. Dahil ba alam niyang hindi ako agad magigising maliban na lang kung gisingin mismo ako ng taong hindi niya naunahan ang dungan? Tulad ng ginawang pagising sa akin ng aking anak. Dahil sa ginawa niyang pagkatok at pagsigaw, nagising ang anak ko sa kanyang pagtulog. Umiyak agad ito at sinabing takot daw siya sa Mama Mildred niya. Pero nakikiusap si Mildred noon kaya hindi na ako nakatiis. Minahal ko rin kasi yung Mildred na yon. Karga-karga ko po ang anak ko noon na nakakapit sa akin at iyak ng iyak. Hawak-hawak ko naman po ang itak sa kanang kamay ko. Binuksan ko ang pinto noon at agad kong sinabing magpaliwanag si Mildred sa akin tungkol doon sa nakita ng anak ko. Nung una ay tumatanggi pa ito pero nung lumakas na ang boses ko at tinututo ko na sa kanya ang itak kong hawak, ay wala itong nagawa kundi ang umamin. Pero ilang ulit niyang sinabi sa amin na wala siyang balak na saktan kami, na totoong minahal niya kami. Gayunpaman, nang ibabaw sa akin ang galit noon, Sir Dan, nang malaman kong totoo ngang isang aswang ang kinakasama ko. Dahil doon ay sinabihan ko siyang umalis na lang sa pamamahay ko. Buhat-buhat ko pa rin noon ang aking anak at hindi ko na pinapasok si Mildred sa pinto ng bahay. Kung baga ay pinagbuksan ko lamang ito bilang respeto. Dahil may pinagsamahan naman din kami at gusto kong marinig ang kanyang paliwanag. Lalo at 7 taong gulang lang ang anak ko, kaya hindi ko po alam kung totoo ba ang kanyang sinabi sa akin. Pero hindi ko po inaasahan ang naging reaksyon ni Mildred sa mga sinabi kong yon. Bigla na lamang pong nagbago ang itsura nito. Namula ang mga mata niya at yung sinasabi ng anak ko na mga pangil. Nakita ko mismo sa sarili kong mga mata.
Nagmadali po akong isara ang pinto pero agad niya yung pinigilan. Iyak ng iyak ang anak ko noon, Sir Dan. Lalo na nung umuungol na si Mildred na parang isang hayop. Nanlilisik ang mga mata nito at parang yung anak ko ang kanyang punterya. Mabilis po siyang humakbang papasok at hinila niya ang paa ng anak ko. Sa nakakatakot po niyang anyo, nandilim na ang paningin ko at tinaga ko si Mildred sa kanyang kaliwang balikat. Bago niya pa man magawang saktan ang anak ko. Ininda po niya yon at mabilis siyang umatras at sa maniwala kayo o sa hindi, nakita ko po mismo kung paanong ang kinakasama ko ay mabilis na nagpalit ng anyo. Bago siya tumakbo doon sa may damuhan, kitang kita ko po, Sir Dan, naging isa siyang pusang kulay itim. At mabilis po itong tumakas. Naiwan sa may harap ng pinto namin sa may kusina ang kanyang suot na damit. Dito po sa parting ito ng kwento kung saan nagpalit anyo siya ay madalas po akong pagtawanan. Walang naniniwala sa mga kaibigan ko na yung aswang kong dating kinakasama ay nagawang magpalit ng anyo. Lalo at hindi na namin siya nakitang muli sa aming baryo pagkatapos ng gabing yon. Kung hindi lang po sana ako naakit sa kanya, hindi ko sana mararanasan yon. Bahala po kayo kung husgahan ninyo ako. Sanay na rin po akong mapagtawanan. Ito po ang kwento ko. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po ako magsimula dito sa aking kwento, gusto ko lamang pong magpasalamat sa mga kagaya ninyo, Sir Dan. Mga horror channel na naging libangan namin itong pandemya. Ito pong kwento kong ito, karanasan ito ng aking tatay. Nangyari ito noong bata pa lamang siya, sa probinsya nila, sa Negros Oriental. Ang tatay ko po kasi ay taga doon talaga. Pero nandito na kami ngayon sa Samar. Dahil taga dito po yung aking nanay. Nga pala, pareho kami ni tatay na tagapakinig ninyo. Kahit medyo may edad na rin talaga ang tatay ko. Kaya naisipan naming ipadala sa inyo itong kwento niya. Noong araw daw, maraming puno ng niyog sa likod ng bahay nila tatay. At meron ding mga tanim na nipa dahil medyo may mga maliit na sapa raw doon sa likod ng kanilang bahay. Kung saan pinapasok rin ng tubig galing sa dagat kung malalim ang tubig. Dahil doon ay pinakinabangan nila yon. Pinagkukunan daw nila yung mga niyog ng tuba at suka. Isa yon sa mga kabuhayan daw nila. Dahil yun ang ginagawa ng tatay niya. Pagkatapos nitong umuwi, galing sa pinagtatrabahuhan nitong panaderya. Panadero po kasi ang aking lolo. Habang ang lola ko naman, nagtitinda daw noon ng mga kakanin. Kaya marami daw talagang pumupunta sa kanila noon para kumuha ng suka at tuba. Minsan naman daw, si Lolo mismo yung naghahatid ng mga yon sa mga gustong bumili. Murang-mura lang daw noon ang mga yon. Madalas din daw kumukuha si tatay ng tuba noon at patago niyang iniinom. Dahil kapag nalaman yun ni Lolo, siguradong makakatikim siya ng sinturon. 12 taong gulang lang daw kasi ang tatay ko noon. Kaya pinagbabawalan pa itong uminom ng tuba. Alam nyo naman na mas strikto talaga ang mga nakakatanda noong araw. Isang araw, talagang sumamaraw ang pakiramdam ni Lolo. May ilan siyang suki sa kanyang tuba na siya na mismo ang naghahatid. Kaya inutusan daw nito si tatay at sinunod naman yon ni tatay. Mga lagpas 6 na raw nung nakauwi si tatay noon.
Pero may isa pang nakalimutan si Lolo. Boy, ihatid mo muna pala din itong natitirang tuba. Doon kila Tito Narding mo. Wika raw ni Lolo. Boy kasi ang palayaw ni Tatay. Nakalimutan daw kasi ni Lolo na nagsabi sa kanya itong si Mang Narding na ipapahatid na lang din ito yung kanyang tuba. Dahil hindi nga ito makaalis sa kadahilan ng medyo malubahan na raw ang sakit ng kanyang asawa. At siya ang nag-aalaga doon. Hindi naman din gaanong kalayuan. Kaya kinuha ni Tatay ang lalagyan at dinala yon kila Mang Narding. Hindi naman akalain ni Tatay na sa simpleng paghatid lang ng tuba kila Mang Narding, mararanasan at masasaksihan niya ang kakilakilabot na pangyayari sa kanyang buhay. Nabalitaan naman ni Tatay ang tungkol sa malubhan ng kalagayan ng asawa ni Mang Narding. Medyo maedad na rin kasi ito. Dahil ilang taon raw ang agwat nito kay Mang Narding. Itago natin ang asawa niya sa pangalang Aling Melda. Mag-aalas 7 na raw ng gabi nung pumunta si Tatay doon kila Mang Narding. Ang bahay nila Mang Narding ay malapit lamang sa maliit na palayan. Kaya wala silang kapitbahay talaga. Nung malapit na raw si Tatay, tahimik na tahimik pa raw. Pero habang papalapit ito ng papalapit, unti-unti niyang naririnig ang hagulgol. Boses daw yon ni Mang Narding. Nag-aalangan na si Tatay noon, pero lumapit muna ito sa bahay nila Mang Narding. At doon ay patuloy daw ang pag-iyak ni Mang Narding. Naririnig din niya ang boses ni Aling Melda pero hinang-hina na raw ang boses na hindi na niya maintindihan ang sinasabi nito. Balak raw sanang iwan na lang ni Tatay yung lalagyan ng tuba sa pinto kasi nga alangan naman na magtawag pa siya doon para ibigay yung tuba habang may nangyayari ng masama kay Aling Melda. Sa pag-iyak kasi ni Mang Narding, parang hindi na talaga raw magtatagal ang kanyang asawa. Aalis na lang sana si Tatay bitbit ang tuba nang biglang may sinabi raw si Mang Narding na tumawag ng kanyang atensyon. Hindi na ba talaga kaya ng katawan mo? Diba, hihintayin mo pang umuwi galing ng Maynila ang anak mo? Sa kanya mo ipapasa yung pag-aswang mo, hindi ba? Napag-usapan na natin ito na kung sino man ang mauna sa ating dalawa, ang kaisa-isa nating anak ang tatanggap. Pero naiintindihan ko kung hindi na talaga kaya ng katawan mo. Wika raw ni Mang Narding, nalatang sobrang nalulungkot. Natigilan si Tatay noon dahil sa kanyang narinig. Napalingon siya ulit doon sa bahay. At dahil nga gawa lamang sa kawayan ang dingding ng bahay, nang ibabaw daw kay Tatay ang kanyang curiosidad. Dahan-dahan siyang lumapit at hindi nito napigilan na sumilip doon sa loob ng bahay. Talagang gusto raw niyang malaman kung tama nga ba ang kanyang narinig. At nung sumilip ito, nakaratay raw sa higaan si Aling Melda. Habang nakaupo naman sa gilid ng higaan si Mang Narding. At medyo nakatalikod doon sa dingding kung saan nakasilip si Tatay. Sa gilid din ng higaan ay nandoon ang kanilang alagang aso na animoy nagluluksa din sa nangyayari. Hanggang sa bigla na lang raw lumakas ang hagulgol ni Mang Narding, gawa ng halos malagutan na ng hininga ang asawa nito. Halos tumakbo na raw si Tatay noon, pero hindi niya nagawa nang mapansin niyang pilit na inaabot ni Aling Melda ang kanilang alagang aso. Ang huli raw na nakita ng Tatay ko ay inilapit ni Mang Narding ang aso nila doon sa kanyang asawa at pilit nitong ibinuka ang bunganga ng aso sabay inilapit sa mukha ni Aling Melda. Ang mga sumunod na nangyari hindi na nakita ni Tatay dahil natatakpan raw ng nakatalikod na si Mang Narding.
Gayunpaman, kitang-kita ni tatay na agad inilayo ni Mang Narding ang aso nang biglang suminghap si Aling Melda na parang yun ang kanyang huling hininga. Kasabay daw nun ay ang biglang pangingisay ng aso na agad namang dinampot sa sahig ni Mang Narding at inilagay ang kadena nito. Nung tumigil raw ang pangingisay ng aso, pilit daw itong kumakawala sa kadena na parang bigla raw nag-iba ang ugali ng asong yon. Tagaktak na ang pawis ng tatay ko noon. Kaya nung makita niya na parang nag-iba ang kilos ng aso, dahan-dahan na siyang umatras papalayo. Nung medyo malayo-layo na, agad na raw itong tumakbo. Bit-bit pa rin ang galon ng tuba na ibibigay sana nito kay Mang Narding. Pag-uwi ni tatay, inilahad niya kay Lolo ang lahat ng kanyang nakita. At nagulat ang tatay ko dahil pinaniwalaan siya agad ni Lolo tungkol doon sa kanyang nakita. Pilit daw siyang pinapakalaman ni Lolo at nangakong kinabukasan pupunta sila doon para tignan kung totoo nga bang wala na si Aling Melda at kumpirmahin na din ang tungkol doon sa kanilang alagang aso. Kinaumagahan, pumunta sila doon at totoo nga ang sabi ni tatay na wala na si Aling Melda. Pero ang gumulat kay Lolo, ibang-iba na raw ang aso. Yung tipong parang hindi na hayop. Kaya kinonsulta ni Lolo sa kakilala niyang albularyo ang tungkol doon sa nakita ni tatay nung gabing yon. Ang sabi nung albularyong nakausap nila, kapag namatay raw ang aswang, may mga pagkakataon raw na kusang lumalabas ang hayop sa loob ng kanilang katawan para maghanap ng bagong mapapasukan. Ang itsura daw ng hayop na ito, parang kahawig ng kulay itim na butike na madalas daw sinusunog nila kapag ipinapaluwa nila sa mga pasyente nila na kaya pang gamutin ang pag-aswang. Kapag naman raw namatay ang aswang at hindi niya naipasa at hindi rin nakalabas ang hayop sa loob ng katawan bago ilibing ang bangkay, maaari raw na maging amaranhig ang bangkay nung aswang na namatay kung hindi tama ang pagkakalibing. Ang sabi pa ng albularyo, may paraan daw kasi ang hayop na kahit buksan pa yung katawan, nagagawa nilang ikubli ang kanilang sarili. Masyadong komplikado kahit anong isip ang gawin ko. Pero ganun yung sinabi ng albularyo. Kung kusa naman raw na ipapasa, pwede itong gawin sa pamamagitan lang ng parang itim na binhi. At ang pinakaikinagulat nila tatay at lolo ay ang sinabi ng albularyo na pwede raw itong ipasa sa hayop ng sapilitan. Lalo at parang may sariling buhay din daw ang ipapasok sa tatanggap na katawan. Ito raw na mga hayop na ito ang nagsisilbing mga alaga ng aswang. Pero kadalasan raw, mahirap silang kontrolin. Lalo na tulad ng mga aswang, naghahanap rin daw ang mga ito ng laman ng tao. At kapag nabigyan ng kalayaan ng may-ari, pwede raw itong mga atake ng tao sa oras na gutom ang mga ito. Nakakaintindi rin daw ang mga ganong hayop na parang normal na tao. Nung pinaglalamayan si Aling Melda, laging nakatali ang aso nilang yon. At makikita talaga ang pinagkaiba ng aso kahit sa laki nito. At madalas ay naglalaway ito na hindi talaga normal. Inimbita namin ang albularyong kinausap namin para personal niyang matignan ang aso nila Mang Narding. Nung dumaan pa lang kami sa nakakadena ng aso, tahol ito ng tahol habang nakatingin sa albularyo. Nawaring kung sakaling kalagan lang ito ng kadena, aatakihin talaga nito ang albularyo. Maging ang mga tao noon, talagang nagtaka sa ikinikilos ng aso. Parang alam nito kung ano ang nasa harapan niya. Hindi man lang ito kumalma hanggat hindi umalis ang albularyo. Simula po noon, may mangilan-ngilan na pag-atake na nangyari sa baryo namin na isang malaking asong kulay itim daw ang may gawa.
Bagay na mas nagtuturo doon sa alagang aso nila Mang Narding. Kung mararapatin po ninyo na mapili itong kwento ko, sabihan niyo po muna ako. At susubukan kong ipadala rin sa inyo ang mga nangyari patungkol doon sa asong yon. Salamat po sa mga makikinig. Medyo mahaba na kaya hanggang dito na lang muna. Kuwento ito ng tsuhin ko na tawagin natin sa pangalang Alberto. Nangyari ito mga dekada 80 pa. Patay na yung tsuhin ko ngayon. Pero kaming mga kamag-anak niya ay alam ang kwentong ito tungkol sa kanyang karanasan sa isang aswang. Nga pala, taga Oriental Mindoro kami. Pero hindi ko na nga babanggitin pa yung mismong lugar na pinangyarihan. Ang tanging masasabi ko lang ay may pagkaliblib itong baryo, lalo na noong mga panahong mangyari ang lahat. Nagsimula ang kwentong ito noong sama-sama kaming nakikinig ng radyo ng kapatid ko at ng mga magulang ko. Nasa may sala kami ng bahay namin noon. Mga alas 8 mahigit ng gabi. Umuulan na nga noon pero mahina pa lang. Nag-e-enjoy kami sa pakikinig ng radyo nung may biglang kumatok sa pinto ng napakalakas. Sino ba yan? Sigaw ko noon pero walang sumasagot. Sino ba yan at gabi na? Tanong naman ang nanay ko. Doon na nga kami nakarinig ng mahinang panagoy. Tapos may boses ng lalaki na parang humihingi ng tulong. Napatayo kami lalo at yung boses na iyon ay parang hinanghina. At pamilyar din daw kay nanay yung boses kaya pinagbuksan nga namin ang pinto. At tumambad sa aming lahat yung tsuhin ko. Kapatid ng nanay ko. Basang-basa at balot pa ng putik yung katawan. Pumasok agad dito sa pinto. Tumingin-tingin pa doon sa labas na parang may kung anong tinitignan. Tapos agad ding ipinasara sa akin yung pinto. Naupo ito sa upuan na talagang nanghihina. Na paano ka ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Ano bang nangyari? Magkakasunod na tanong ng nanay ko kay tito. Kamuntikan na ako. Mabuti na lang at nakatakas pa. Sabi noon ng tito ko. Kamuntikan? Kamuntikan sa ano? May nakaaway ka na naman ba? Nakainom ka ba? Tanong ulit ng nanay ko. Hindi. Hindi ako nakainom at wala rin akong kaaway. Hindi tao yon. Isang aswang. Aswang yung nakainkwentro ko. Sabi pa nga ng tsuhin ko. Nagtinginan kami noon dahil sa pagkabigla sa mga sinabi ng tito ko. Kaya pala doon sa bahay namin ito umuwi. Dahil mas malapit daw yung bahay namin. Yung bahay kasi nila tito ay malayo pa at wala naman itong asawa. Kaya kilalola pa ito nakatira. Naligo muna ito sandali noon at nagbihis. Tapos naupo na nga siya sa may sala. Nakapalibot kaming lahat sa kanya habang ikwinekwento niya ang nangyari sa kanya noong gabing yon. Ayon kay tito, naglalakad daw siya pa uwi nung madaanan niya yung abandonadong bahay sa gilid ng daan. Alam ko yung tinutukoy niyang ito dahil minsan ay tumatambay din kami sa bahay na iyon. Meron daw kulay itim na ibon na huni ng huni habang nakahapon sa puno sa gilid ng abandonadong bahay. Masakit daw sa tenga yung huni nun, sabi ng tsuhin ko. Kaya pinulutan raw niya ng mga bato at pinagbabato daw niya yung ibon. Wala naman daw siyang intensyon na saktan talaga yon dahil gusto lang naman daw niyang itaboy. Ni hindi nga raw niya alam kung tinamaan ba niya o hindi. Dahil itim na itim daw yung ibon na agad rin lumipad. Kaya hindi na nga niya nasundan pa. At hindi rin daw halos yun makita sa dilim dahil nga sa kulay nun. Akala naman ang tsuhin ko, wala lang. At nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Malayo-layo pa itong nilalakad niya. Ilang sandali lang ay nakarinig na naman daw siya ng huni ng ibon. Palapit ng palapit sa kanya na parang sumusunod lang daw yon habang naglalakad siya. Hindi niya pa pinansin daw nung una, pero bigla na lang daw yung tumahimik. Okay na sana kasi nga baka tumigil na sa kakasunod. Kaso nga lang, pasabay raw kasi ng pagkawala ng kanyang naririnig
ay ang bigla naman niyang pagkaramdam ng kakaiba. Kinilabutan daw si Tito bigla na hindi niya nga maipaliwanag. Parang may nakatingin daw sa kanya sa paligid na nagtatayuan ang kanyang mga balahibo sa katawan. Pati yung sa ilalim, malamang. Pero seryoso. Yun nga, nangilabot daw si Tito hanggang sa nakarinig na raw siya na parang may biglang bumagsak o lumapag sa unahan sa may palayan. Ganon daw yung kanyang pagkakadinig. Dumiretso pa rin yung tsuhin ko. May tao ba riyan? Sino ba yan? Sabi daw nito dahil nagbabaka sakali siya na baka merong tao doon pero walang sumasagot. Diretso lang siya sa paglalakad hanggang sa makalagpas nga siya ng konti. Doon sa parte kung saan niya narinig na merong bumagsak. Palayan kasi talaga sa gilid ng daan. Nung nakalagpas ng araw siya ng konti, napalingon naman siya agad nung makarinig siya ng ingay doon sa may gilid ng daan. Bago pa man maihanda ng tsuhin ko yung kanyang sarili, paglingon niya raw doon ay may biglang lumabas na nilalang. Sabay agad nga siyang dinumog. Diretso daw sila sa gilid ng daan at nagpagulong-gulong sa may palayan. Gulat na gulat yung tsuhin ko kung ano nga yung biglang dumumog sa kanya. Nung tignan daw niya, agad daw na bumungad sa kanya ang isang nilalang na pulang-pula yung mga mata. Parang tao lang din daw nung una. Pero nung pagmasdan pa daw niyang mabuti, puno raw ng balahibo yung katawan nito. Parang lalaki daw pero may kahabaan daw yung buhok at yung bunganga ay nakabukas lang na parang isang hayop. Nagutom na gutom. Nagpumiglas daw si Tito syempre at talagang nanlaban. Pero hinawakan daw agad ang kanyang kaliwang kamay ng mahigpit. Alam na nga ng tsuhin ko noon na yung dumumog sa kanya ay malamang isang aswang. Sa itsura pa lang daw nun, yun talaga ang unang papasok sa isipan mo. Yung isang kamay ni Tito, nakakagalaw pa naman dahil sinusubukan din daw ng aswang na takpan ang kanyang bunganga gamit ang kamay nun habang pinipigilan ng isa pa nitong kamay na makasigaw si Tito. Walang ininom si Tito noon, kaya normal lang na meron pa siyang lakas para manlaban. Lalo raw siyang kinalabutan nung magsalita daw yung aswang. Hindi sana ikaw yung inaabangan ko doon sa daan, pero may nagawa kang kasalanan sa akin, sabi daw nito. Kaya napagtanto agad ni Tito na baka dahil binato niya nga ng binato yung kulay itim na ibon noong mapadaan siya sa may abandonadong bahay. Nung sinusubukan na raw ipitin ng aswang yung isa pang kamay ni Tito gamit ang paa nito, mabilis daw na kumapa si Tito sa putikan doon sa palayan. Kumapa siya ng kahit anong bagay na maaari niyang magamit. Yung mukha daw kasi ng aswang noon, parang may balak na raw talagang patayin siya. Nalilisik daw yung mga mata noon. Na yun daw talaga yung kitang-kita sa dilim. Habang kahit hindi ganun kalinaw, ay talagang halata pa rin daw na may mga pangil din yon. Sa pagkapaan ni Tito sa lupa ay may nahawakan daw siyang parang kahoy na bahagyang nakabaon sa lupa. Kinuha daw niya agad yon at hindi na nga siya nagalinlangan pang isaksak yung kahoy sa mata nung nilalang. Yun daw agad ang kanyang inuna, lalo at alam niyang masasaktan nun yung aswang. Ilang pagkakataon daw niyang sinaksak ang magkabilang mata nun. At alam niyang kahit papaano, natamaan naman niya dahil ininda rin daw yon ng aswang. At napabitaw ito sa pagkakahawak sa kanyang kaliwang kamay, pati na rin sa bunganga. Pero dinudumog pa rin daw nito yung Tito ko. Kaya desperado na raw si Tito. At sinaksak pa niya sa katawan gamit yung putol na kahoy. Mukhang matulis naman daw ng konti yung dulo ng kahoy na napulot ng Tito ko. Kaya nagamit nga rin talaga niya. Doon na raw niya na itulak yung nilalang na iniinda pa rin yung kanyang nagawa. Sabay tumakbo na raw siya. Sa pagkataranta daw ni Tito, imbis na doon sa kalsada siya dumaan, ay dumaan daw siya doon sa may palayan.
Napakalawak po ng palayang ito na wala ring mga bahay. Nagsisimula pa lang ding magtanim ng bagong punla ang mga magsasaka noon. Kaya malawak din yung parte na wala pa talagang mga tanim o may mga bagong tanim na palay pa lamang. Dire-diretso daw si Tito noon at medyo nadudulas-dulas pa sa pilapil habang tumatakbo kasi nga hindi naman din kalaparan ng mga pilapil sa mga sakahan. At kung sa baba naman siya dumaan, ay maputik din na hindi siya makakatakbo ng mabilis. Hindi raw niya nakikita ng sobrang linaw yung dinadaanan niya lalo at gabi. Humahangos na raw si Tito noon dahil nga sa kaba. Pero naririnig pa rin daw niyang sigaw ng sigaw yung aswang na iyon na talagang ininda nga yung pagkasaksak sa kanya ni Tito. Malayo-layo na yung natakbo ni Tito noon. Pero malawak kasi talaga yung palayan at hindi rin niya kabisado doon banda kung nasaan na nga ba yung mga pamamahay. Madali lang din siyang makita dahil bagong tanim pa lang nga yung mga palay doon. Tumigil na rin agad yung pagsigaw ng aswang hanggang umabot nga sa punto na tumigil na daw yung pagsigaw ng aswang na alam niyang hinabol na siya nung aswang na yon. Sa pagkataranta ni Tito at sa pagod, nadulas raw siya sa pilapil. Kasabay po noon, narinig na rin daw niya na may tumatakbo papunta sa kanyang direksyon. Kaya wala na siyang oras para bumangon pa at tumakbo. Desperado na rin daw si Tito noon. Kaya gumapang daw siya palayo ng konti sa may pilapil. At binalot niya ng mabilisan ang kanyang buong katawan sa putik. Pati na rin yung mukha at lahat-lahat. Halos ilibing ng araw niya ang kanyang sarili doon sa putikan. Wag lang siyang makita. Ilang sandali lang po, tumamba daw sa kanyang isang hayop. Kulay itim daw na parang aso. At nag-aangil daw yon. Kaya naghinala agad siya na yun na yung aswang at nagpalit lamang ng anyo. Tumigil daw talaga yon at naglakad ng marahan. Doon pa talaga sa parte kung nasaan rin banda yung tsuhin ko. Nakatingin lang daw si Tito doon sa hayop. Pero hindi siya gumagalaw. Kahit nga raw yung paghinga niya, pinigilan na niya at baka mapansin siya nung hayop na yon. Inaamoy-amoy daw nito yung pilapil eh. Hanggang nagsimula na nga raw umulan ng mahina na parang nakatulong pa kay Tito na hindi siya mapansin at maamoy. Nakalublob na raw yung katawan niya noon sa putikan. Halos simatay na nga raw siya sa kaba nung tumingin pa doon sa kanyang direksyon yung hayop. Kitang kita niya kasi yung mata nun dahil nagliliwanag yun sa dilim. Mabuti na lang daw at ilang sandali pa, dumiretso na rin daw yung hayop at tumakbo palayo na sinundan lamang nito ang daang tinutumbok ng pilapil sa palayan. Nung nakalayo na raw yon, gumapang nang gumapang yung tsuhin ko at nung medyo pwede na ay tumayo daw siya at tumakbo sa kabilang direksyon. Tapos dire-diretso na patungo sa bahay namin. Lalo at mas malapit nga kami kaysa sa bahay nila mismo. Kaya pala balot na balot siya ng putik. Tinanong namin siya kung may ideya ba siya kung sino yon. At wala raw talaga. Mukhang aksidente lang din daw niyang ginalit yung aswang. Kaya binalikan daw siya nito. Masaya lang din kaming hindi nadali ng aswang yung tsuhin ko. Ilang mga tao lang din yung napagkwentohan namin tungkol dito. Pero simula nun, hindi na nagpapagabi si Tito sa daan. Talagang ayaw na nga niyang maulit pa ang nangyari nung isang gabing muntik na siyang madali ng isang aswang. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat. Paalam. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Saan man kayo sa mundo. Itong kwento ko pong ito ay nangyari noong taong 2003. Noong mga panahon po na iyon, nasa 21 o 22 pa lang po ang aking edad, Sir Dan. Pero may asawa na po ako at may anak. Sa katunayan po ay wala pang isang taon ang panganay ko noon, pero nagdadalang taon na po ako sa pangalawa. Mga nasa 4 na buwan na po ang pangalawang anak ko noon
sa sinapupunan ko. Medyo na-excite po kami ni Mister noon. Kaya talagang alanganin ang pagbubuntis ko. Dahil may maliit pa akong anak na siguro mga 11 pa lang ang edad ng mga panahon yon. Talagang wala pa pong 1 taon kaya laman din po kami ng kansyawan ng pamilya namin noon. Masyado raw kaming nagmamadali ni Mister. O baka masyado raw kaming sabik sa alam niyo na siguro yon. Hindi ko na po kailangan pang sabihin. Pero masasabi ko naman po na kahit ganoon ay hindi kami pinabayaan ng Mister ko. May sarili na kaming bahay at maayos naman po ang kinikita ng asawa ko noon dahil nagtatrabaho siya sa gobyerno. Tapos may mga racket din po siya tulad ng pagbebenta ng karne kapag Sabado at Linggo. At kung minsan pa po, namamasada rin po ito ng pedicab sa gabi kapag ginaganahan po ito. Ako naman po ay abala lang sa pag-aalaga sa aking anak. Lalo at buntis din po ako ng mga panahong yon. Pero tulad po ng lahat ng mga pagsasama, dumating din kami sa puntong maraming pagsubok. Bigla pong nagkasakit ang kuya ng asawa ko noon. Nawala rin naman pong ibang maaasahan kundi ang asawa ko rin. Dahil sa kanilang magkakapatid, siya lang naman ang may maayos na trabaho. Siyempre, kapatid po niya yon. Kaya hindi naman po niya pwedeng pabayaan na lang. Dahil po doon ay medyo kinapos kami sa pera. Kaya ang ginawa ko po, malapit lang po sa bahay namin ay nagtayo ako ng maliit lang naman na pwesto. Dito po yon sa isang barangay sa Bicol na hindi ko na po babanggitin pa. Malapit yon sa may basketball court. Kaya nagbenta po ako doon ng kung ano-anong merienda sa hapon. Banana Q, turon at kung ano-ano pa po. Para makatulong din sa asawa ko. Mga 4 pa lang po naman ang tiyan ko noon kaya okay lang. Pero daladala ko rin po ang panganay ko noon na nilalagay ko lang sa kanyang stroller. Siyempre, nagtatrabaho din po noon ang asawa ko. Mabait na bata naman po kasi ang panganay ko nung maliit pa ito. Ang problema lang po sa ginagawa kong ito ay hindi ko naisip na araw-araw ay maraming tao ang makakasalamuha ko na ang iba na pala sa kanila ay hindi na mapagkakatiwalaan. Dahilan kung bakit nagpadala ako ng kwento sa inyo. Isang araw pong sobrang abala ko dahil biglang nagkumpulan ng mga bumibili ng paninda ko. Nagsimula ang kababalaghan dito sa kwento kong ito. Habang abala ako sa pag-aasikaso sa mga bumibili, iniwan ko lang ang panganay ko sa kanyang stroller na nasa loob din mismo ng aking pwesto. Ineng, pasensya na ha. Natakot yata sa akin ang bata. Bibili lang sana ako ng paninda mo dahil nagugutom ako. Wika pa nito na parang nakakaawa po talaga ang kanyang mukha. Ganun po ba? Heto po, wag niyo na pong bayaran. Wika ako pa sabay abot sa kanya ng banana queue para lang umalis na ito. Maraming salamat, iha. Pwera usog na lang dyan sa nakakatuwa mong anak. Sabi pa nito sabay talikod. At naglakad na parang bigla itong naging masigla. Samantalang parang uugod-ugod na po ito. Ilang segundo lang ang nakalipas. Nang marinig ko po ang sinabi niyang iyon, ay bigla kong naisip na baka nausog nga nito ang aking anak. Kaya bigla na lamang itong umiyak. Dahil doon, bago pa man ito makalayo, ay tinawag ko muli ang matanda. Lola, pwede po bang pakilawayan muna bago po kayo umalis? Baka po kasi nausog nga ninyo. Wika ko pa sa matanda. Nang marinig niya iyon, ay bigla na lamang po itong lumingon at tinignan ako ng matalim. Medyo nagulat po ako doon pero inulit ko po ang sinabi ko.
Pwede po bang pakilawayan muna itong anak ko? Wika ko po ulit. Doon ay bumalik naman sa dati ang itsura nito. At ngumiti ito sabay bumalik. Mabilis niyang nilawayan sa tiyan ang bata. At paulit-ulit na sinabing puwera usog. Agad pong tumigil ang pag-iyak ng bata noon pero napaatras po ako nang pagkatapos niyang lawayan ang anak ko ay bigla niyang hinawakan ang aking tiyan. Ilang buwan na ba to, iha? Tanong pa po niya sabay tumingala sa akin. Medyo kuba na po kasi ang matanda. Apat na buwan na po. Huwag niyo po sanang pisilin ang tiyan ko. Wika ako pa sabay hawi sa kamay niya. Dahil bigla niya itong pinisil. Medyo natauhan ang matanda. Nung pinuna siya ng isang binata na nandoon din sa pwesto ko para bumili. Lola, tinatakot niyo po si ate. Umalis na po kayo at nabigyan na po kayo ng libreng banana cue. Sige na po. Wika pa ng binata nang mapansing bahagya nga akong natakot. Parang ayaw pong umalis ng matanda noon. At ang talim pa ng tingin sa tiyan ko pero medyo nilakasan pa ng konti ng binata ang kanyang boses. At sinabi nitong umalis na nga ang matanda. Doon na po umalis ang matanda. Ano kayang problema nun? Nakakatakot ang matandang yon. Wika ko pa noon. Nako ate, hindi mo pa ba alam ang usap-usapan tungkol sa matandang yan? Maraming nagsasabi na mga taga rito rin sa atin na parang aswang raw ang matandang yan. Mga isang buwan pa lang yan dito. Nakikita mo ba yung kubo na yan sa may barangay hall? Bahay nila yan ng kanyang anak. Wika pa ng binata. Sabay turo sa maliit na kubo na hindi naman kalayuan doon sa kinalalagyan namin. Doon nga sa kubong yon pumasok ang matanda. Binaling na namin sa kabila ang tingin namin. Nang makitang tumingin pa doon sa amin ang matanda bago ito pumasok sa kanilang bahay. Kinagabihan po niyan ay nakaramdam na ako ng hilab sa aking tiyan. Agad kong nabanggit sa asawa ko noon, Sir Dan, ang tungkol sa matandang babae na pinaghihinalaan daw palang aswang. Medyo kumikirot din po ang tiyan ko noon na talagang kakaiba. Pero pasulpot-sulpot lang po yon. Yung hindi talaga nawawala ay yung hilab ng tiyan ko. Nag-ihaw ng luya ang asawa ko tapos dinurog niya yon ng konti at tinapal niya yon sa aking tiyan habang mainit-init pa. Dahil doon ay medyo bumuti ang aking pakiramdam. Bandang alas 9 pa lang yata ng gabi noon, Sir Dan. Nang muli na naman po itong humilab at kumirot. Ngunit kasabay po noon, naririnig naming tahol ng tahol ang aso nila ate sa labas ng bahay. Kapit-bahay lang po namin ang ate ko na kasama rin ang kanyang anak sa kanilang bahay. Sobrang lapit lang po noon na halos isang di pa lang at magdidikit na ang mga dingding namin. Meron din po kaming iba pang mga kapit-bahay. Dahil po doon, tinawag ng asawa ko sila ate at pinasamahan niya ako sa kwarto. Kasabay po noon, bigla na lang pong tumigil sa pagtahol ang aso nila ate. Dahil nandoon naman sila ate, naglakas loob na lumabas ang asawa ko na may daladala pa pong buntot ng pagi. Bigay po yon sa amin ni tatay simula nung nagbuntis ako sa aking panganay. Sa hindi po maipaliwanag na dahilan, sobrang sakit na po bigla ng tiyan ko noon. Yung tipong pakiramdam ko po noon ay manganganak na ako kahit 4 na buwan pa lang ang ipinagbubuntis ko. Alam kong gagawin ng asawa ko ang itinuro sa kanya ng tatay niya na ikutin ng 13 beses ang bahay habang may dinadasal na itinuro din sa kanya ng kanyang tatay para
may taboy daw ang kung anumang masamang elemento sa paligid. Ang sabi pa ng asawa ko, Sir Dan, sa tuwing ginagawa niya raw yon, naninindig ang kanyang balahibo at nanlalaki ang kanyang ulo. Napakiramdam niya, hindi niya lagi yon kayang tapusin. At ganito rin po ang nangyari sa gabing ito. Hindi nagawang tapusin ng asawa ko ang 13 pag-ikot dahil bigla raw tumakbo ang aso nila ate at hinihila raw ang kanyang shorts na parang may gustong papuntahan ang aso. Sinundan ng asawa ko ang itinuturo ng aso at laking gulat po niya noon nang makita niyang sa likod ng mga damuhan may nakatuwad na isang matandang babae. Inilawan niya po iyon ng flashlight at kitang kita po niya, Sir Dan, na tumitirik raw ang mata ng matanda habang nakatuwad na ang mukha niya ay nakaharap doon sa bahay namin. Nakalabas na raw ang mga pangil nito at labis raw itong naglalaway. Puro puti na lang daw ang bilog ng mata nito na parang daig pa niya ang pagtirik ng mata ng isang babae na nakatuwad sa kama. Balik tayo sa mga hindi po kasi nakakaalam. Ginagawa daw yun ng mga aswang kapag binibisita nila ang gusto nilang aswangin. Kapag nakaganon daw sila ay nakabuos raw ang buong atensyon nila sa pagmamasid sa kanilang inaaswang. Parang yung diwa raw nila ang naglalakbay. Kaya kahit nakadistansya sila sa bahay ay nagagawa pa rin nilang mga aswang. Nang makita po yun ang asawa ko, lalo at nakita niya mismong naglalaway at nakalabas ang mga pangil, hindi niya po napigil ang hatawin ng buntot ng pagi ang matanda. Sa unang paghataw pa lang daw nito, parang natauhan agad ang matanda at bigla itong nanghina dahil sa labis na sakit. Narinig po naming magkakapit bahay ang sigaw ng asawa ko noon, pati ang sigaw ng nasasaktang matanda. Naglabasan po ang kapitbahay namin at sa punto po na iyon, parang pinahid lang po bigla ang sakit ng tiyan ko. Dahil sa galit ng asawa ko, talagang tutuluyan po sana nito ang matandang aswang na iyon. Pero dahil nagsilabasan na ang mga kapitbahay, ay pinigilan po niya ang kanyang sarili. Nagtaka po ang kapitbahay namin dahil talagang hindi sila makapaniwala na totoo pala ang usap-usapan sa matanda. Pinaalis po ng asawa ko ang matanda bago pa raw niya ito mapatay. Sinasabi ko po sa inyo, totoo po ang mga aswang. Ilang araw lang po niyan, wala na doon ang matanda. At nung tinanong po namin ang anak, pinauwi na raw niya ang nanay niya doon sa probinsya nila sa Kabisayaan. Naipanganak ko naman po ng maayos ang pangalawa ko pong anak. Hanggang dito na lang po ito. Maraming maraming salamat sa inyo.